click natin. Eh no. Bug. Angas, di ba? Like a Hellcat. We are back and you. Bye guys. Panibagong araw. Bago videos na naman. So ayan guys, bago tayo magsimula. Tulad ng dati, magpapasalamat muna tayo sa 601 subscriber. Yan, malapit na tayong mag 1K. Sa mga di pa nakasubscribe dyan, consider to click the subscribe button para ma-reach na natin yung recommended ni YT na 1K subscriber. So yan. Simulan na natin to. Let's go! So yan guys, topic natin ngayon is all about Godhood. Kasi marami nagtatanong about Godhood. Kung paano nga ba patakasin yung points, saan kukunin, ano yung mga prioritized points na needed, ganyan. So sa mga nag-aabang ng shoutout, sa end of video natin ilalagay yon. So simulan na natin sa Godhood. Siyempre punta muna tayo sa Godhood. Ito yon, yan. Click nyo lang yan guys. Sa mga nagtatanong kung di naka-unlock yung function na yan sa inyo, ma-unlock lang yan pag master 2 na kayo. So kung master 1 below ka, huwag ka na maghanap ng godhood mo kasi hindi pa na-unlock yan. So kung master 2 ka, sakto sa itong video na to. So click na natin yung godhood. So unang tip na ituturo ko sa inyo guys is yung point system dito. Yan. Kasi may point system dyan eh. Halimbawa, itong tatlo. Power na ako. Yung attack, physical depth, M-depth, ang bigay niyan is 1:1. 1:1 yan. So, kung nag-refine ka, may points dyan na 1 din madadagdag dito sa godhood mo. Samantalang dito sa max HP, 1:10. 10 points dito, madadagdag sa godhood divinity mo is 1. Nagigets nyo guys? Basta magigets nyo yun mamaya pag pinakita natin yung paano mag-refine. Dito naman sa baba is, hindi ako nagkakamali, 1:5. So every 5 points dito, merong 1 point na madadagdag dito sa godhood mo. So punta tayo sa refine para hindi kayo malito. So ito yung refine guys. Tapos kailangan mo ng materials na ganito para makapag-refine. So nakukuha yan sa Trials of God tsaka dun sa Fallen Angel. So kung may event na Fallen Angel, mas maigi umattend kayo lagi dun, tas makipag-party kayo para makakuha kayo ng libreng spiritual power. So try natin muna mag-refine. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung points na sinasabi ko sa inyo. So since sinabi ko sa inyo kanina yung attack, physical depth, M-depth is 1:1. So ang dadagdag dyan is 8 points. 8 points. Bakit ang sulat natin? Samantalang dito sa hit tsaka play, 1:5 kung di ako nagkakamali. So kung yan 13, sabihin mo na 3 points yan. 3 points or 2. Maybe ang ibibigay niya kapag sinib mo yan is 10 or 11. Nagigets siya yung point. Parang ganon. So, save natin. Ayun o, 10. So, isa pa. Magbigay pa tayo isang example. Ito guys. Nakikita nyo diba? 4. Since yung attack, physical depth, tsaka M-depth is 1:1. Then yung max HP na sinabi natin kanina is 1:10. So ang mangyayari niyan, magiging negative 2 ka. Kasi nga 4 lang yung 4 lang yung ups mo. Then yung max HP is 6 kasi nga 1:10 yung max HP, di ba? So kalalabasan niyan pag sinave mo is negative 2. Gets niyo yung ano guys? Dapat kung magagadud ka, that medyo okay ka sa addition and subtraction. Basic lang naman yun eh. So, kayang-kaya niyan guys. So, save natin. So, magiging negative to sigurado. Ayun oh. Try pa natin yung iba. Oh, ito. 5. Plus max HP is 27. Plus play,
12, since yung play is 1 is to 5, so mga nasa 2 lang yan. So 5 plus 2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9. So pag sinave mo yan, ayun, 10 points. Minsan nag-ano to eh, tong hit tsaka play. Minsan 1 is to 6, ganon. So ganon lang yung competition, guys. Basta dito, gawin nyo, 1 is to 1 yung points dyan. Then sa max HP is 1 is to 10. Then dito sa hit play, 1 is to 5 na lang yung gawin yung basis na computation para di kayo malito. So walang ano dito, guys, recommended na gagawin. Ang gagawin mo lang, mag-add and subtract ka lang. So kung dadagdag yung points mo, isave mo. Kung magne-negative, huwag mo isi-save. Mag-refine ka lang ulit. Ganun lang kasimple. So refine tayo ulit. So ang madadagdag sa atin dito, add lang natin, 6 plus 4 is equal to 10. Then 10 points din tong max HP since 1 is to 10 nga yung points na binibigay niya. So ang madadagdag dyan is 20 Godhood Divinity. Yan. Ganun lang kasimple, guys. So punta naman tayo dito sa altar. Since tapos na tayo sa Godhood, punta tayo dito sa altar. Dito sa altar, guys, pwede ka rin makakuha ng spiritual power. Yung pinang-upgrade. Yan. Kaso nga lang, ang problema dito, magsasacrifice ka ng materials mo. Ito, kunyari, nagsacrifice ka ng 1K nito, 1K ng Gem of Blessing. Ang makukuha mo is 3,000 na spiritual power. So, para sa akin, hindi ko nire-recommend tong altar. Unless marami kang item, ah. Kasi kadalasan yung mga top up, nagta-top up, sobra-sobra yung materials nila. So, kung VIP 3 below ka lang, para sa akin, hindi na required gawin to kasi nga, limited yung materials mo. Sooner or later, magagamit mo yan. So, wag mo nang i-ano, emulation. Kasi nga, magagamit mo din yan. Yan lang, guys. Dito sa altar. Dito naman sa awakening. Ma-unlock lang tong awakening sa Godhood level 2. Pag yung level ng Godhood mo, guys, bago mo ma-rank up to, nasa 6,900 yata yung needed bago mo ma-rank up ng Godhood level 2. Ito yung points natin, guys, oh. 7,310. Kaya nag-Godhood 2 na tayo kasi nga 6,900 plus yung kailangan. So na-rank up na natin yan. Ngayon, bago mag-rank 3 ang Godhood natin, kailangan natin is 16,800. So wala pa tayo sa kalahati. Kasi kaka-Godhood 2 lang natin eh. So since Godhood 2 na nga tayo, na-unlock na natin yung Awaken. Yan. Sa Awaken naman, guys, yan, mag-i-stop ka ulit sa level 100 kasi kailangan na ulit ma-rank up yung Godhood bago ka mag-upgrade sa Awaken ulit. So punta tayo dito sa Sacred Source. Itong Sacred Source, guys, bagong function na MU to. Ang bigay niya is damage penetration. Punta lang kayo dito. Pag may mga gusto kayong malaman, pag may mga nakikita kayong ganito, question mark, click nyo lang yan, guys, kasi nandyan yung information about dun sa bagong function or dun sa function na gusto nyo malaman. So click mo lang yan. Parang gem lang din, tsaka sa mga bagong function na MU, mag-upgrade ka lang dun sa recommended level niya. So since naka-level 10 na tayo ng dalawa, nakuha na natin tong bigay niyang damage penetration 3%. Then meron ding mga other stat like attack, physical depth, mga ganyan, etc. So kung gusto mo pang i-upgrade, ang needed niya na naman sa baba is level 20. Dalawang level 20. So ang bibigay niya is damage penetration 6%. Then additional stats na naman. So saan ka kukuha ng materials? Itong materials na to, guys, nakukuha sa honor points. Meron pa eh, hanapin natin. Yung honor points naman, guys, ito siya. Yan. So sa mga nagtatanong sa nakakuha ng honor points sa all server event. Saan yung all server event? Dito yun, guys, oh. Punta lang kayong event. Sa mga hindi nakakalam, kasi yung iba mga maybe binigay lang sa kanila yung account, then master ito na. Kailangan nyo malaman to. Punta kayong event, tapos everyday punta kayo dito sa all server. Pag kinlik mo yan, guys,
itong ladder tournament, kailangan matapusin yan 5 times a day. So kapag panalo ka, ang bibigay sa'yo is 50 honor points. Then pag talo ka is 30 honor points. So kung 5 times ka nanalo, magkakaroon ka kagad ng 250 honor points. Pag 5 times ka naman natalo, 150 honor points. So kung everyday mo gagawin yan, makakaipon ka ng honor points. Then, habang tumataas yung level mo dito guys, may rank dito eh. Silver pa lang tayo kasi nga kakareset pa lang. Every month nagre-reset to guys ha. Yan. Pag click mo tong rank, click natin yung rank. Nasaan yung rewards? Ito. Ito yung reward guys. End of the month, ibibigay tong reward na to. So sa mga silver, kadalasan kasi ang marireach nyo lang talaga, lalo na sa mga hindi pa gaano malalakas, mga 1.2 MBP below siguro, kamo na, 1.2 MBP below, ang marireach nyo lang is silver siguro. Kung, depende na lang kung masipag kayo magano ah, mag ladder tournament. Pero kadalasan ito yung nare-reach. Ang pinakamataas ko pa lang yata dito is silver 1, di pa ako nakapag-gold. Kasi nga 3 months pa lang tayo naglalaro. So itong makukuha mo, 2,000 honor points na yan. Every end of the month yan kung naka-silver ka. So paano mo patataasin yan? Mapapataas mo yung honor points guys dito sa Majesty Competition. Every month din to. Mag-open yan. Open on day 5, 6 every month. So, kunyari, halimbawa, anong date ngayon, baby ko? June? June 8. O, June. June na ngayon. So, tapos na yan. By July 5 and July 6, mag-open yung competition, magbe-bet ka lang. So, paano mo malalaman kung sino mananalo? So, kadalasan, higher BP, higher chances na mananalo, dun ka mag-bet sa mas mataas yung BP. Pero hindi kadalas, hindi lahat ng senaryo gano'n nangyayari. Katulad kay Player Wolf tsaka kay For The Win. 4M yung gap nila. Nanalo pa rin si For The Win. Siya yung champion ngayon sa ano eh, Majesty Competition. Ayun oh. Si For The Win. Ay, 11M pala siya, 14M si ano, Player Wolf. So, 3 MVP siguro. O kaya 2 MVP mahigit yung gap nila. Sobrang laki nung gap pero nanalo pa rin si For The Win. Pero sa iba naman, kung hindi ganun ka-solid yung build nila, higher BP talaga, higher chances na mananalo yung bet mo. So, ganun lang guys. Balik tayo sa Godhood na main topic natin. Siningit lang natin yung honor points para sa mga hindi nakakalam. So, yan guys. Saan nyo ulit makukuha to? Sa honor points. Then, meron pa mga ways para makuha yon. Dito sa Warpit Shop, meron. Ito. Ito siya, guys, oh. Sa Warpit Shop, pwede mo rin makuha. So, saan ka makakuha ng Warpit Shop points? Yung Warpit Shop points, guys, makukuha yung sa mga Alliance War. Kunyari, Abyss Song and Ice, ganon. Kaya naman, Roland War, Abyss Roland War, ganon. Doon yung makukuha yung points na yan. So, kailangan mo sumali sa active alliance para active din yung points mo dyan. Siyempre, kung di active yung alliance mo, wala kang chances na makakakuha ng mataas na alliance points o kaya naman warpit points. Kasi nga, hindi sila gano'n gusto masali sa mga alliance activities, alliance wars, ganun. So, saan pa natin pwedeng bilhin? Siyempre, sigurado, meron yun sa Diamonds Shop. Kaso nga lang, since free to play nga tayo, hindi natin bibilin, hindi natin affordable bumili ng ganito sa Alliance, ay sa Diamond Shop. So yun yung mga possible ways para makakuha ka ng Ancient Gods Cube. So yun yung bagong function ni MU, itong Sacred Source. So kung sa mga nagtatanong guys, ito nakukuha to sa Trials of God. So itopic na rin natin yung Trials of Gods para minsanan na. Ito siya guys. Yan, may mga bosses ka lang na ipapatayin dyan kapag tungtong mo ng Master 1 yata, kung di ako nagkakamali. Master 1, mag-open na to. Kaso nga lang, problema dito, malalakas yung boss. Makukunat, tas masasakit. So, ang tip ko sa inyo guys, bago kayo pumasok dito, gumamit kayo ng flash. Tsaka magpa-HP buff na rin kayo sa BK.
Ganon, para mas mataas yung chances na matatalo mo sila. So ngayon, nasa 16 pa lang tayo. Di pa tayo sinisipag. Pero tingin ko kaya na natin talunin to. Matagal na ako bago na ganun eh. Trials of God. Problema kasi kapag nag-trials of God ka, medyo matagal patayin yung boss dito. Kahit medyo masakit na yung damage mo. So ito yung makukuha mo guys. Yan. Pang-upgrade dun sa bagong function na MU. Then pang-repine. Tapos ito guys, kung nagtataka kayo, ano to? Pang-awigan yan ng ano? Ng accessory. Dito rin nakakakuha ng pang-awigan ng orange na accessory. So everyday, kung nasa Master 1 ka na, pag di mo nakaya yung boss, stop ka na. Tapos everyday, i-raid mo lang. Ayan, makukuha mo na yung mga level 1 to level 15 kung saan ka huminto. So ganun lang. Ito yun guys yung sinasabi ko sa inyong pang-awaken sa accessory na orange. Saka ito pang-awaken din. So yun lang yun guys. Sana may natutunan kayo sa video natin. So yan guys, shout out time tayo. Shout out sa'yo Archer STR ng S376. Shout out sa'yo Masterpiece. And shout out sa'yo QWERTY Rec. And shout out sa Elites Alliance ng S334. Then next kay Aji ng Astig PH ng S203. Then last kay BK Habok ng 268 and B4Hub ng 323. So yung BK Habok and B4Hub kasama natin yan sa 268. Isang pangmalakasang swordsman din yan. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Power! Power!